Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang superbox ng bayan. So ang topic natin is, bakit ba karamihan sa mga sari-sari store ay nagsasara? So ano nga bang problema? So eto yung mga tips ko, ibibigay ko sa inyo para hindi magsara ang inyong sari-sari store. So disclaimer lang guys, no, hindi po ako nag-aral ng business or whatever. Ito ay namasid-masid ko lamang sa mga kapwa natin vlogger. So pinag-compile-compile ko siya, and then gusto kong sabihin sa inyo. And then ginagawa ko rin sa sarili ko at sa tindahan ko. So kung gusto mong malaman, syempre panoorin mo to hanggang dulo. Video na to guys is ito ay para sa mga bagong magsasari-sari store. Ito ay gabay lamang para sa inyo mga bagong magsasari-sari store. So tip number one guys, para makaipon ka ng pondo sa inyong tindahan, ganito ang gawin mo. Unang-una guys, magtala ka ng listahan. Kasi sa pagtatala mo ng listahan, malalaman mo nga yung paulit-ulit kong sinasabi na yung labas, pasok ng pera mo. So yung pati yung expenses, ililista mo yan guys ha, kung bago ka pa lang. Pero pag gagamay mo na, nasa yun ang strategy kabayan. So ganito yan guys, itatala mo ang benta mo. Araw-araw yun guys, tatala mo yung benta mo. So dahan-dahan kong i-explain to sa inyo para malaman nyo. So pag tinala mo yung benta mo araw-araw, ganito guys, para makaipon ka ng pondo. Tinala mo diba, sa isang araw, kung kumikita ka ng 2,000, kung kumikita ka ng sa isang araw ng 2,000, mamimili ka sa porsyento na ito. Kung 15% ba, kung 10% ba, kung 20% ba. So, karamihan naman talaga ng tindahan is sa retail is 20%. Correct me if I'm wrong guys, 20%, 15% to 10%. So, ayan po yung mga basic na porsyento na kinikita ng tindahan. So, dun tayo sa malinaw. Try natin yung 15% guys. So, kung kumikita ka ng 2,000 sa iyong tindahan, may kita kang, so yan, 2,000 plus 15%. Yan. So sa 2,000, meron kang 300 guys. So sa 300 guys niyan, sa 15% 'yun ha. So i-divide mo pa 'yan sa 3 kasi yung tagpa 5%. So, naiintindihan niyo po ba guys? So gusto kong dahan-dahan itong i-explain sa inyo para malaman niyo po. So 300 'yung kinita mo sa benta mo sa 2,000, 'di ba? So yung 2,000 na 'yun, mababawasan 'yun. So 2,000 minus 300. Ang magiging benta mo na lang dun is 1,700 guys, no? Diba? Gusto nyo yun? 1,700 na lang ang magiging benta mo sa loob ng isang araw yun, ha? So sa 300 na yan, depende sa'yo kung saan mo ilalagay, kung saan mo i-divide sa tatlo. Sa tatlo. Bakit tatlo? Syempre may tinatawag tayo na expenses, savings. Yan. Expenses, savings. So yung 300 na yan, 300 divided by 3. Ayan. So, meron kang 100 pesos. Ayan. 100 pesos. So, yung tatlo na yan, guys, mamimili ka dyan. So, guys, diba, sa 15% nga tayo kumuha ng porsyento, no? So, sa 15% na yun, guys, meron kang 300 pesos, diba? Sa 2,000 plus 15%. 2,000 plus 15%. So, meron kang 300 nga guys, no? So, yung 300 na yun guys, is i-divide mo sa tatlo. Ikaw na lang po bahala kung saan mo i-divide yan. Dapat, lagi mong iisipin na meron pa rin sa tindahan. So, kunwari, ang ginawa mo guys, is 5% para sa tindahan. Ito yung pagpapalaki ng pondo ng tindahan. Yan. Pondo yan, sa pondo yan, ha? Yung pangalawang 5% naman guys, eto naman yung sa mga expenses mo, 'di ba? Expenses mo, 'yan. So,
Ibig kong sabihin dito guys ha, hindi lang naman isang beses tayo na nabebentahan. So, maraming beses ka mag-a-add ng 15%, 'di ba? Ayun ang kinagandahan sa alam mo itong mga bagay na to guys, no? So kung naniliwanagan ka guys, is comment down below ka lang dito guys, no? So maraming salamat po pala sa bagong akong member na si Lisa Coach. Welcome Lisa Coach sa SB Natex. So yun guys, no? So yung sa pondo mo sa tindahan yung 5%. So yung 5% naman, sa isang 5% naman use expenses mo. Sa isang 5% naman guys, is ito yung gamitin mo pang savings mo, 'di ba? Maganda 'yon. Kinahati-hati mo siya. So sa expenses mo dapat binabudget mo 'yan, guys. So, iwasan ang mga luho-luho para ma-budget mo talaga, guys ha. Iwasan ang mga luho-luho para ma-budget mo. Yung mga kailangan mo lang talaga, guys. So, kung naiintindihan niyo naman ako, guys, please like, share and subscribe naman my channel, 'di ba? Gusto mo 'yon? Ito pa pala ito rin yung technique ko guys kung bakit hindi ako nauubusan ng pondo sa tindahan. So ganun ang ginagawa ko guys, kumukuha ako ng resibo, nilelest ko na agad yung kita para alam ko yung ibibigay ko sa lola ko. Ganun ang sikreto sa pagtitindahan. Huwag na huwag mong gagamitin ang pondo ng tindahan, kukunin mo lang yung kita. So paano nga ba Madam Duday mag-less ng kita? Ang pag-less ng kita, ito, basic nga lang. Kung bumili ka ng Sonrox, is 15 pesos. Kunwari lang to ha. Bumili ka ng Sonrox, 15 pesos, ba? Diba? So, binibenta mo siya ng 18 pesos. Yung 3 pesos, yun ang ililess mo. So, sinasabi ko nga, hindi lang tayo isang beses na mabibentahan, ba? Diba? Maraming beses, ba? Diba? So, dun pa lang makakapag-ipon ka na, guys. So, sana naliliwanagan ka, guys, no? Malaking tulong ito sa mga bagong nagsasari-sari store na alam nyo ang kita at benta, ba? Diba? Dito pumapasok yung kita ang benta. Ang benta kasi guys, ito yung araw-araw na pumapasok na pera sa'yo. Yung kita naman, ito yung minus ng tubo, di ba? Yung kita, ito yung pinatubo mo doon sa mga produkto mo. So sana naliliwanagan ka. Nakakaloka talaga, no? Tapos mag-mega-mega super shoutout tayo sa mga customer ko. Sa mga member ko, no? Bonggang-bongga na, no? So sana guys, naliliwanagan po kayo, ha? Yung benta at kita, iba po yun, ha? So ayun po ang pagpaparami ng pondo ng tindahan. So isi-separate mo, mamimili ka ng mga porsyento kung ano ba. Kung 10% ba, kung 15% ba, kung 20% ba. So pipiliin mo lang dun guys, no? So sana naliwanagan kayo guys ha. Malaking tulong to sa mga bagong nagsasari-sari store, di ba? Gusto mo yun? maraming salamat po pala sa mga nanood sa aking new video na utang serye. Nakakatawa po talaga yung guys, no? Abangan nyo guys kung sino ang nangliligaw kay Aling Vicky. So yun lamang po guys na mag-shoutout na tayo, no? Bye! Sana naniwalagan kayo, ha? Please like, share and subscribe naman my channel, no? Sige na, please! Tapos kung gusto nyo magpa-member, bakit naman? 25 pesos lang para mega-mega super shoutout kayo mga ka-Becky, mga ka-Backlush. Maraming salamat. Ito na, super shoutout na. Mega-mega shoutout. Unahin po natin yung mga viewers natin, no? Kasi sila po yung mahilig mag-comment dito, no? So unang-una po na viewers ko is si Rose Jam 11. Salamat po. Emma Gonzaga. AJ Kim po Vlogs. Eto may bago po, no? Mama BBB, mega mega super shoutout sa iyo. Shyril ka, no? Anika Lay Mancera, hello. Shyril ka, no? Hello, super shoutout. Jolly Iliano, bago pong viewers ko, Jolly Iliano, mega mega super shoutout sa iyo. Joberlyn P, hello ate. Juby Bagayo. Maximo Ablao Jr. Hello sir, Maximo. Saisi Channel. Coppers Vlog. Hello, Coppers Vlog. Ria. Hello. At ito, yung bago kong viewers. Oh my God, ang dami niya pong mga sinabi. Maraming salamat sa'yo. Mega mega super shout out kay Madiskarteng Bicolana. Please do subscribe guys kay Madiskarteng Bicolana. Bait po yan, bongga. Grace Budol.
si Emeranda, kapitbahay ko, si Emeranda. Si Emeranda, Mamulain Henry. Oh! Si C4S Vlog, mega mega super shoutout sa iyo. C4S Vlog, Lauren C, Nesty Bodega, Marcel B Channel, Lorena Pabalate. Hi Ate Lorena Pabalate. Jasmine Antonio, 4S Vlog uli, ang dami niyang comment. Teresa Bisaya, thank you C4S ha. Bongga, di ba? Nesty Bodega, Chailin Castillo, Teresa Bisaya, Nelia Rakitera, Rubia 31, Kelly Smile, and ang pinakamasipag, Lauren C sa comment box namin lahat na ka-SSS. Emma Gonzaga. So, yun lamang po guys. Shoutout na po next. Shoutout member. Bye-bye! Bye-bye! So, yan guys! Mega sardine sa inyong lahat, no? Isa shoutout natin ang mga bagong member ko. Welcome new members! The Corporate Slave! Risa Corps! Welcome! It's me, Hyatt Palad! Lauren C. Bonga. AJ Kimpo Vlog, congratulations. Mamulain Henry, mega shoutout. Shiril Cano. JSY Vlog, mega shoutout. Marcel B. Channel. Teresa Bisaya, Rose Jam 11, Bonga, Doll Austria, Sari Sari Store Theme Park, Inday Rakitera, Girly Baisak, Ibone Bautista, Emma Gonzaga, Filipina Indaho USA, Analita Maligro, Jinsky Albar Channel, thank you. See you po guys, no? Gagawin natin yung remake, magre-remake tayo ng kung sino ba? Ang boyfriend ni Madam Vicky. Sana supportahin niyo po yun guys ha. So hindi pa ngayon, medyo matagal-tagal pa talaga guys yun pagka-remake niya. Kasi mahirap po talaga mag-edit, nakakalokan. Napuyat po ako doon, pero worth it naman. Ang dami niyo pong mga comment. Maraming salamat talaga sa pag-support ng Superbox ng bayan. Maraming salamat. Bye-bye. At ito ang nagsasabing na nagsasabi na quitters never win, winners never quit. O diba, gusto mo yon? Bye bye.